Good morning, mga classmates! It's Saturday once again. Andito ho tayo sa Medical Pearl Live. Ito po yung mga Medical Pearls. Magdi-discuss ako ng mga kondisyon tungkol sa problema sa urology. And, of course, for the month of June, lahat ho natin na dinidiscuss ay ang mga tungkol sa problema sa prostate dahil Father's Day. Pero bago ako magpatuloy, hi Merly Paredes, hello, hello, hello. Thank you for listening. Thank you for dropping by. Yon. And bago ko makalimutan, babatiin ko muna yung aking kaibigan, si Chris. Alam niya na yun kung sino siyang Chris. Yon. Happy, happy birthday. Magdiriwang po siya ng kanyang 18th birthday. Okay, so for this month, ang tutulukulin po natin, diniscuss ko na for the past Saturdays ang tungkol sa prostate cancer. Ngayong Saturday naman, ngayong Sabado, i-discuss natin, pag-uusapan po natin kung paano maiiwasan ang pagkakaroon ng prostate cancer. Di ba? Ng Tevez, thank you very much for dropping by. Okay. So, yun nga ang sinabi ko, pag-aaralan po natin ngayon tungkol sa prostate cancer, paano ito maiiwasan. Next slide, please. So, malaki na talaga ang problema ng Pilipinas dahil sa population ngayon as of 2020, we have 109,581,085 population. And ang apektado ng cancer for the past year, ang bagong cancer is 92,606. Umarami ho, malaki ho talaga ang problema ng prostate cancer. And alam niyo naman po, sa prostate cancer, next slide, ang prostate po sa mga cancer ng mga lalaki, number 3 po siya sa statistics. Papakita natin, next slide please. Yon. Of course, ang number 1 pa rin is the lung cancer. Pangalawa, ang colon cancer. And pangatlo, ang prostate cancer. Pangatlo pa rin po, sumalaki pa rin po ang problema tungkol sa prostate cancer. Pumapang-apat lang ang cancer sa atay. And of course, yung iba pang cancer. Okay, so malaki ho talaga ang problema sa prostate cancer. Next slide please. And alam naman po natin na sa lahat ng cancer, ang early signs ay number 1, weight loss, hindi maintindihan bakit nawawalan, kung bumababa ang timbang ng isang tao, para siyang nanghihina, para siyang nauupos. Number 2 is bleeding. In general sa cancer, minsan nagpipresent as bleeding. It's either may dugo ang ihi, may dugo ang dumi, or pagdura meron dugo. That's cancer in general. Bleeding po. Pangatlo, discoloration or namumutla. Putlang-putla, nanghihina ang tao na may cancer. Pang-apat, bukol. Usually, yung mga bukol-bukol sa katawan natin, lumalabas yun pag kayo ay may cancer. Panglima, non-healing wound. Or akala natin nasugat lang tapos isang buwan na, hindi gumagaling. Yung po ay palatandaan, baka early sign yun na sasabihin natin, baka may tumor or may cancer ang isang tao. Pang-anim, hoarseness of voice or namamalat or nagbabago ang boses ng isang tao. Tapos,
Pang pito po is change in bowel habits. Minsan ho, hindi na tumatae regularly. Kung dati, araw-araw dumudumi. Ngayon, isang linggo na, hindi pa dumudumi. Yun. And pag dumumi yung parang tahi ng kambing, those are early signs of cancer. Then, of course, ganun din sa pag-ihi, nahirapan umihi o may dugo sa pag-ihi. Or kahit pain, ang siyam, unexplained pain or severe pain. Yun. Or minsan, pangangate, itchiness. Yun. Hindi natin ma-explain. Next slide. Katulad ng sinabi ko, sa prostate cancer, dito po makikita natin kung bakit ang aso is man's best friend. Kasi po, ang aso at saka ang tao lang ang magkakaroon ng prostate cancer. And ang aso lang at saka ang tao habang nagkakaedad ay dumadami ang kaso ng prostate cancer. And hindi maipaliwanag kung bakit nagkakaroon ng prostate cancer. So, mahirap po ito iwasan. Okay? So, next slide. Katulad ng sinabi ko, ang prostate po is a secondary sexual organ ng isang tao. Kanina po, naubo. Next slide, please. Tungkol sa aso at saka tungkol sa tao. Sa isang lalaki. So, katulad ng sinabi ko, tatlo po ang common problems sa prostate. Sa susunod na slide, makikita natin. Ano ba yung next slide ko? Usually, the common problems with the prostate are, sinasabi ko, benign prostatic hyperplasia. Pangalawa is BPH. And pangatlo is prostate cancer. And the usual problem, manifestation, yung tinatawag natin paggamit sa monitoring ng IPSS. Number one is weak stream, intermittency, straining, incomplete emptying, frequency, urgency, and nocturia. Yun po yung mga general manifestation or nararamdaman ng isang tao na may problema sa prostate. Sa prostate cancer, maliban dito, meron pang dagdag mga low back pains or chest pains or bone pains. Kasi po, ang prostate cancer, unang-unang pinupuntahan pag siya ay nag-metastasis or lumabas na sa prostate ay ang mga flat bones. Buto natin sa balakang, mga ribs, mga sa dibdib. Yun po. Kaya ang manifestation are bone pains or back pains, chest pains. Ganun po. And ang problema, ang mga metastatic bone pains ay napakasakit po. Mahirap po matanggal ng mga ordinaryong pain relievers lang. Okay, next slide please. So pagkatapos po nito, ano po yung mga risk factors? Kasi alam naman po natin na hanggang ngayon ang cancer ay hindi pa talaga maituro kung ano ang dahilan. So ang alam lang natin na sa mga nagkaroon ng cancer, ito ang common manifestations na meron sila. So ang tawag doon are the risk factors. Unang-una is the age. Usually 40 years old and above. And habang nagkakaedad ang isang lalaki, ay siyempre, malaki ang chance na magkaroon ng prostate cancer. Number two is the race and ethnicity. Pag ikaw ay galing sa isang angkan na ganito, ay mas malaki ang
chance na magkaroon ka ng cancer ng prostate. Usually, yung mga African Americans. Then, geography. Kung saan bansa ka nang galing. Siyempre, kung ano ang race mo, usually doon ka sa lugar ng continent ng galing. Yon. So, ganun din ang ano, ang chance na magkaroon ka ng cancer. Pang-apat po is the family history. Pag ang iyong magulang ay nagkaroon ng prostate cancer, ang iyong tatay, malaki ang chance na magkaroon ka rin ng prostate cancer. Kung ang iyong kapatid ay magkaroon ng prostate cancer, malaki ang chance na magkaroon ka rin ng prostate cancer. Then, susunod is the metabolic syndrome, yung mga matataba. Kaya nga, natatakot ako dahil tumataba na rin ako. Baka magka-prostate cancer din ako. Another factor is dietary factor, yung sa ating mga kinakain, yung mga high cholesterol diet. So, yun po ang mga risk factors for prostate cancer formation. Age, race, geography, family history, metabolic syndrome, and diet. Okay, next slide please. Pagkatapos ng risk factors, katulad ng sinabi ko, yung edad. Mabilis lang tayo dito. After the age is the race. Yan. More common in African Americans, lesser sa mga Chinese and Japanese and other Asians. Next slide, please. Yan. So, family history. Pag ang kapatid mo ay nagkaroon ng prostate cancer, maramang lamang, this is 7.7% chance na magkaroon ka ng prostate cancer din. Pag ang tatay mo ay nagkaroon ng prostate cancer, you have a 5.5 chance na magkaroon ng prostate cancer. And of course, kung merong prostate cancer sa pamilya, mas maaga pong magkaroon ang iyong sarili o iyong mga kapatid ng prostate cancer. It is associated with the 6 to 7 years earlier than the usual. Okay? So, ganun po pag may cancer sa pamilya. Next slide. Sinabi ko yung geography. Next slide. Kung saan kayo nanggaling. Siyempre, nandun din ang race. And of course, the metabolic syndrome. Katulad ng sinasabi ko kanina, pag meron kung ano sa metabolic syndrome, dali lang po. Game? Okay.
Hindi ko pa nakikita ang slide. Okay na? So, we're back. Balik na po tayo. Nagka-problema lang, may sumingit. Nandito ako kasi nagla-live ako from Tagaytay. Nandito ako outside of Metro Manila. So, nagkakaroon tayo ng problema sa connection. Okay, katulad ng sinasabi ko kanina, the risk factors of prostate cancer. Like, ulitin ko, diet, obesity, those are the other factors. Yung kanina sinabi ko, yung age, 40 years old and above, ethnicity, dietary factors, exposure to sunlight and UV lights, family history, and geography, kung saan siya nanggaling. With regards to diet, high cholesterol increases the risk of chances of developing prostate cancer. Then, yung sa mga diabetic naman, metformin decreases the chance of developing prostate cancer. Yung metformin po, yung po yung gamot para sa diabetes. Okay. So, next slide. Pag meron nyo kayong prostate cancer, of course, or chances ng mga sinabi ko, you are high risk for developing prostate cancer,
Lumapit na po kayo sa isang urologist. Kasi po ang kagandahan pag kayo ay nag-diagnose early with prostate cancer at nagamot ito, it is as good as hindi kayo nagkaroon ng prostate cancer. So marami ho ang urologist sa paligid. Puntahan niyo po yon. Go to your friendly urologist. Marami ho kami. Next slide, please. So, paano ang ini-examine? Katulad ng sinabi ko, yung ginawa natin last week sa National DRE Digital Rectal Examination. Pag medyo malaki ang prostate, nakakapa. Next is PSA or the Prostate Specific Antigen. This is a blood test para malaman kung merong mataas, may problema ang prostate ng isang lalaki. Pangatlo, of course, ultrasound. Kung merong makikita, kung merong hypoechoic lesions or merong hyperechoic lesions, usually ho, ibig sabihin may problema sa prostate, may abnormality, may bukol, and i-confirm ito through biopsy. Next slide, please. So, ito po ang itsura sa paggawa ng digital rectal examination. Katulad ng sinabi ko last Saturday. Next slide. Dali lang po ah. Yan. So, yun ang PSA sa blood test. Next slide. Yun. Pag sa ultrasound po ay talagang malaki ang duda na merong tumor or may bukol ang isang prostate, ang susunod po namin parang diagnostic test is the multi-parametric magnetic resonance imaging or multi-parametric MRI. Dito po malalaman, magkakaroon ng idea kung malaking ang possibility na yung bukol na nakikita sa prostate ng isang lalaki ay cancerous siya o hindi. Yun yung tinatawag na PIRADS reading. PIRADS 1, 2, and 3, probably hindi pa cancerous yun. Yung 3, medyo gitna yun. Pero PIRADS 4, malaki ang chance na prostate cancer. Pag binasaan ng PIRADS 5, yun talaga malamang-lamang prostate tumor yan or prostate cancer. And dahil dito, ang susunod na examination is the fusion biopsy. Ipaghahalo ngayon ang image ng ultrasound and the MRI para pag-target sa needle sa biopsy, mas malaki ang chance na makuha ang prostate tumor. Next slide, please. Ganyan po ang ginagawa. Gumagawa ako sa isang pasyente using the Artemis MRI ultrasound fusion biopsy. Mataas po ang chance na ma-hit yung tumor and ma-diagnose kung talagang may prostate cancer ang isang lalaki. Okay? Yung po yung Artemis MRI ultrasound fusion biopsy. Next slide, please. So, katulad ng sinabi ko, hindi natin alam kung ano ang nagkukos ng cancer, ng prostate cancer, but alam natin kung paano iiwasan ito. Number one, if you have a family history of prostate cancer, starting 40 years old, magpakonsulta na po kayo, magpa-screening kayo sa isang urologist at least once a year. Pag kayo naman ay walang history ng cancer sa pamilya, every 2, 3
4 5 years pwede na po. Basta ang reading sa inyo is always negative and wala kang manifestation ng isang cancer. Okay. Pangalawa, diet. Yung inyo ating mga kinakain, siyempre, katulad ng ibang cancer, mas maganda ang fruits. Para sa prostate cancer, soya and other legumes, mas mababa po yung chance na magkaroon ng prostate cancer. Then, the green tea, tomatoes, lycopenes, mga gulay. Next slide. Tapos, ito, spermine. Masyadong controversial to. Dahil napatunayan na ang isang similya ng isang lalaki ay merong enzyme na tinatawag na spermine. And naobserbahan na ito ay nagpi-prevent or magandang pang-iwas sa prostate cancer. Kaya yung mga lalaki na nagpapalabas ng semen at least once, twice a week, ay lesser yung chance na magkakaroon ng prostate cancer. Okay, so magandang balita po yun para doon sa mga 40 years old and above. Okay, next. So, yun po. Paano maiiwasan ang prostate cancer? Ang huling hapilin ko, number one is early diagnosis. Magpa-screen kayo. Kung ang yung magulang ay nagkaroon ng prostate cancer o ang mga kapatid nagkaroon ng cancer, at least once a year, pa-examine nyo ang inyong prostate. Go to a urologist for screening para malaman kung meron kayong prostate cancer. Number two, early diagnosis and treatment. Pag naroon-karoon kayo o nalaman na may prostate cancer kayo, huwag na kayong magpatumpik-tumpik. Ipagamot nyo na kaagad. Kasi pag nakuha ang prostate cancer at an early age, it is as good as hindi kayo nagkaroon ng cancer. And pangatlo, last but not the least, dietary supplementation. Kain kayo ng maraming fruits, yung mga sinabi ko kaninang pagkain para maiwasan ang prostate cancer. Yung mga soya, green tea, tomatoes, vegetables, and mahigit pa sa lahat, pagpalabas kayo ng similya, 1 to 2 times a week para sa ating spermine. And of course, sexual activity is very good for your health. So yun lang po. Maraming salamat and thank you for watching. Please click share our discussion for today. Maraming salamat po. Sandali, titingnan ko pala kung sino mga naandyan. Ruben Inocencio, hello, hello. Again, Chris, happy birthday. Si Jay, nakita ko kanina. Si Li Fu Yi, hello, hello, hello. Thank you very much for dropping by. Sino pa? Titingnan natin kung sino pa naandyan. Yung si Nides, Leonides Miranda from Samar. Batiin ko po kayo. Si Ma'am Lourdes Alaras. Hello, hello, ma'am. Thank you very much for dropping by. Sino pa? Si Rowena Digala Highway from Chicago, USA. Is in the house. Thank you, thank you. So, meron po bang may question? Alamin natin kung sino may mga tanong. Meron ba nagtanong dyan?
Kung meron ho kayong mga tanong, pakiano. Pag sexually active ho ba? Dali ah. Less on chance ng prostate cancer. Of course, ay merong kasamang enzyme na tinatawag na spermine. Kaya if you are sexually active, nagpapalabas ka ng similya at least once or twice a week na dumadaan to sa ating prostate, and ito po ay nagde-decrease ng chance of developing prostate cancer. Okay. So, I think that's all. May question pa ba? Yun lang po for this episode. Maraming maraming salamat po. Next week, July na po tayo. Ibang topic naman po dahil inubos natin ngayong month of June lahat tungkol sa prostate. Next month, July, ibang topic naman ho tayo. Sana ho, lagi kayong mag-drop by dito sa Medical Pearls Live. See you. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.